6-cylinder engine, magkakabit tayo ng stomach nito mga boss, no? Ang taga-digest ng fuel ng ating makina. Napaka-importante ng parts nito mga boss, at ang mga clearances nito sa ating mga ring ay napakahalaga, pati na ang gap nito, dahil kung magkamali ka sa mga clearance nito mga boss at sa pagkabit nito na may mga marking, ay siguradong hindi matutunawan ang ating mga makina na siyang dahilan ng pagkahina ng stamina nito at pamamalya at pagkakaroon ng LBM. Pero ang mga ganitong trouble mga boss ay hindi yan mabigat na issue, kasi makukuha naman yan sa mga gamutan na mga herbal-herbal lang. Kumuha ka lang ng dahon ng bayabas at lagain mo, tapos painom mo sa makina mo. Siguradong stop na ang LBM nito at igit, para mas swabbing makapasok ang ating piston ring at ang ating piston mga boss, ay lalagyan mo ito ng ihi ng inahin na bagong panganak pa lang. Pagkatapos ay ipipress naman ang ating piston ring na gamit itong isang napakalaking hose clamp. Katapos ay dok-dok-dok-dokin, palu-paluin mo itong gilid ng ating hose clamp mga boss, para magsiting ang ating piston ring bago mo papaluin ang ating piston. Gamit naman ang handle na kahoy mga boss, itong ating martilyo. Ayan, siguraduin mo lang na nakapress ng maigi ang ating ring compressor mga boss, at wala stick. Ayun, ula, pasok na. Bago ko pala makalimutan, marami na palang nagpapa-shoutout sa mga walang kwenta nating mga ginagawa. So dito na, shoutout sa inyo lahat. Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. De numero ang galaw ng tao, bawat gawin ay napasarap ang ating shoutout mga boss. Huwag kalimutang i-torque ang ating mga bolt sa bearing cap nang naayon sa sequence ng paghigpit nito. Maliit ang bolt, maliit lang din ang torque. Kung malaki ang bolt, malaki din ang torque. Ganyan lang, puktukin mo ng martilyo pagkatapos, para wala ka nang babalikan.